Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa market ng Villasis, Pangasinan mga kababayan, dahil meron tayong napansin, no, na PWD, no, patuloy pa rin sa kanyang pagtitinda, bulag, tama, blind ba ito? So aalamin natin mga kababayan kung talagang totally blind siya, no, na nagtitinda ng mga Ricardo diyan sa dito sa loob ng market ng Villasis, Pangasinan. So, mayroon po kasi nag-post mga kababayan, no? And then, napansin natin. At ngayon po, tinanong natin kung saan nakapwesto si nanay at tinuro sa atin. Kaya ngayon, puntahan po natin mga kababayan. Hello nanay, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Anong paninday niyo? Puro Ricardo. Taga saan po kayo nanay? Taga San Nicolas. San Nicolas. Anong pangalan niyo po? Lilia Rilosa. Lilia Rilosa. Lilia, nanay Lilia ni Rosa. Ilang taon na po kayo nanay? 59 na kayo. Tapos ilang taon na kayo dito nagtitinda sa palengke? Ito lang, umpisa lang. Kaumpisa nyo lang? Noong December. Meron na, mag-isang so, mag-iisang taon na kayo itong December. So, dito po talaga kayo nakapwesto? Oo. Pag ganito po ba, walang bayad? Libre po ba? Tikit lang. Nagtitikit kami. Nagtitikit lang. So, saan po ba sila kayo? Bakit kayo ay kayo lang ang nagtitinda dito? Anong trabaho ni Mister? Wala. Ilan po ang anak nyo? Anim sila. Anim ang anak nyo. Nasaan po ngayon ang anim na anak? Nasa Tarlac yung tatlo. Tapos yung panganay na anak kong lalaki na matay na. Malalaki na yung mga anak nyo. Siyempre may kanya-kanyang pamilya na. So sino na lang po ang kasama nyo po sa bahay? Yung dalawang apo ko. Yung special child na apo ko na isa. Bakit napunta po sa inyo? Kasi nasaan po ang mga magulang nila? Nasa Tarlac. May asawa rin ng pangalawa. Naghiwalay sa ng asawa, and then yung anak naiwan po sa inyo, and then special child pa, tapos nag-asawa ng iba at pumunta ng Tarlac, hindi sinama yung mga anak niya. Bakit hindi po? Bakit iniwan po sa inyo? Ako ang mag-aalaga na rin. Bakit po siya ang mag-aalaga? May anak na rin siya ng dalawa. So ibig sabihin, isang lalaki. Kayo na po ang sumalo sa responsibility na imbis siya ang magpapaaral, siya ang magpapakain, siya mag-aaruga dahil anak niya yon sa inyo na iniwan. Ako na. Pinag-aral ko rin yung bata, pinasok ko ng kwan. Sinabi niyo po, special child? Ilang taon na po yung special child yung apo? Mag-10 years old na. Ilang taon siya na sa inyo? Nung maliit pa lang siya. Buwan pa lang? Bagong panganak, kayo na. Pero may sustento naman po nanggagaling sa... Nagbibigay naman yung nanay niya minsan. Magkano sa minsan? Magkano po yung minsan? Kung minsan pumunta yung mama niya, nagbibigay rin ng pera na pangbili ng gatas. Magkano po ang binibigay? Mga 200 lang. Ganun. 200? Anong maibibili? Minsan-minsan lang. 200 na nga lang na ibibigay. Minsan-minsan lang. Gagatas siya. Nanay, pwede ba tayong pumunta sa inyo? Pwede tayong pumunta? So, nandito tayo ng bayan sa bahay ni nanay kasi pinauwi muna natin para makita natin yung sitwasyon. No? Kasi sabi niya, may dalawang apo na inalagaan nila at iniwan ito mga kababayan. No? Maliit pa lang, buwan pa lang, ngayon 10 years old na at special child. Ayan. So nandito kami sa bahay kubo ni Nanay Lily. So nandito kami muli sa bahay ni Nanay Lily. Nanay Lily, maitanong ko lang, may diferensya po ba yung mata nyo? Bulag na po yung kabilang side. Talagang wala nang paningin kahit aninag. Yung isang side na lang po. Bakit po? Anong nangyari po sa mata nyo? Kasi yung nag-aaway yung mga anak ko, nagbato sila ng kutsara na natamaan dito. Pinoopera ko naman sa bagyo. O anong nangyari po? Hindi na po nakayanan? Hindi na naisave? Hindi na. Okay. So ito yung mga sinasabi nyo na Lola Lily, itong mga apo nyo na kayo na nagpapalaki? Oo. Yung una? Iyon, anak ng panganay ko. Sabi niya po, special child. Ano po ang nangyari? Bakit special child po, Nanay Lily? Kasi na-overdue. Yung nanay niya nanganak. Opo. Overdue, malit yung kerto niya. Opo. Kaya, nung iniri niya, lumabas, 50-50. Opo. Tapos, tinakbo ko sa dagupan. Opo.
Tapos isang hanggang piyesta hanggang December kami doon. Opo, 10 years old. Opo, ay kala ko mamamatay na. Opo. Eh ayan inaano ng asikaso ng nurse ako nandoon ako sa labas ng ospital. Opo. Kung may papabili ng gamot, bibili ako ng gamot, ipapainjek niya. Ayun. Tapos pinaano ko sa special ayan nga, special child na yan. Tapos pinasok ko sa enrollment ko ng pumapasok rin yun eh. Opo, pumapasok pa rin hanggang ngayon po? Hindi na. Doon kami sa Asinggan, nakatira kami sa Asinggan noon. Opo. Tapos nag-transfer kami dito, hindi ko pa pina-enroll. Pero nandyan yung mga papilis na mga papil na nag-aaral, nagbumuyo. Pero buti siya, special child, oo. Nakakalakad. Oo, hindi yung naka-upo lang. Ay, noon, naka-upo siya, ah. Ah, naka-upo lang. Ginano ko, hilot-hilot. Oo, pinag-ano ko. Masaj-masaj parang gano'n. Oo, may shad naman doon sa Asinggan. Tapos kung higa yan, nagaganyan, nagsisisor. Pinadoktor ko rin sa mga special ng doktor rin yan. Opo, pero nakakapagsalita po siya? Hindi. Hindi. Ganun lang. Pero ganun lahat lang ng salita, matindihan niya. Ano na po ang naging dahilan bakit naging ganyan po yung apo niyo? Overjoy lang? Overjoy. Yun lang? Overjoy lang? Oo. Tapos na-infection. Yung pinaghili-hili pa siguro. Tapos, yun, yung nanay po niya, mag-iisa lang ang nanay po niyan? Hindi. Ito at saka ito? Yung unang anak kong babae. Opo. May dalawa siyang kapatid doon. Nandoon? Oo, sa Tarlac. Sa Tarlac. Yung po yung sinasabi nyo na ang nanay niya, tatlo sila magkakapatid. Tatlo ang anak niya. Ngayon naghiwalay sa asawa. Bakit naghiwalay po? Asawa niya itong una-una ay taga-Karusukan. Bakit naghiwalay? Kasi madamot yung lalaki. Opo. Hindi siya nagbibigay ng tustinto ng asawa ko. Kaya iniwalay niya rin yung nanay niya. Hinawala yan. Oo. O tapos na naghiwalay? Nakipag-ano naman yung anak ko. Eh maganda naman yung anak ko. Nakipag-ano ng ibang lalaki. Ng asawa. Nagkaroon muli ng pamilya. Oo. At ilan ang anak? Dalawa. Dalawa. So na yung dalawa na dati niyang anak sa ibang mister nandoon sa kanya ngayon. Oo. Tapos ito? Ito. Tatay niya nandyan. Pero hindi niya inaano. Ay, tapos, ito, nasa akin. Nasa eh. Inyo. Oo, hanggang maliit, hanggang malaking. Oh, okay. Sus, kawawa naman, no? Ah, kawawa naman na yung... May siya, nagsisisor siya, naggaganyan siya, nanginginig minsan yan eh. May maliit pa kayong apo. Sino naman po ito? Yung anak kong babaeng bunso. Ako rin. Oh, ano nangyari sa babaeng yung bunso? May asawa rin, pero nagtitinda siya ng isda. Sa Rosales. May asawa, nagtitinda ng isda, pero hindi hiwalay sa mister. Hindi. Sila pa din. O bakit nasa inyo ang anak kasi niya? Kasi nagtitinda yung anak ko sa Rosales. O nasaan po ang mister? Nagtitinda rin sila. Dalawa sila. So ilan po ang anak noon? Dalawa. Isang lalaki tsaka ito. Dalawa. Naglalakad na yung isa. So si tatay ngayon ang lulo ngayon ang nag-aalaga sa mga apo. So hindi naman masama mag-alaga, no? Kasi wala naman tayong ibang takbuhan kundi yung magulang natin, no, na mag-aalaga sa mga anak natin. Kailang Please, huwag nating kalimutan, makalimot ng sustento dito sa mga anak na iniwan natin sa mga magulang natin. Kasi importante yun eh. Imbis na graduate na sila doon, tapos na sila doon, tapos na yung obligasyon, pinalaki na tayo, nag-asawa na tayo, nag-anak na tayo, and then, pag nanganak tayo, ibalik na naman natin yung obligasyon na imbis na graduate na sila doon, at matatanda na sila. Pero kung makiiwan kayo, makikisuyo kayo, magbantay doon sa mga anak nyo, make sure na meron kayong sustento na iniiwan dito sa mga anak nyo, na hindi mahirapan yung lola, yung mga magulang natin na sa edad nila, sa kabila ng edad nila, sa mga senior na, and then naghahanap buhay pa rin para lang doon sa pagkain ng mga apo. O, di ba nakakaawa? Okay, nanay, meron kami munting biyaya sa inyo, ha? Okay. Actually, ikaw nang nag-post. Yes, Be. Ay, thank you. Ito pala ang nag-post. Thank yes, you, ha. Ibig sabihin, biglang sikat din ako kasi hindi ko rin naman in-expect na magiging ganito yung mangyayari. Sinabi ko lang sana makatinda siya kahit papano. Pero hindi yung makatinda, biglang maraming umulong sa kanya. Wow, thank you, naging daan ka. Oo, naging daan ako. Sa tulad nila, nalubos ng ilang. Kaya thank you din sa ginintong ang puso mo, ha. Ay, wala sa akin yun. Gusto ko lang din naman na sana makatinda siya. Kasi iniisip ko yung bata talaga. I-video natin yung bata. Na nakakaawa yung bata. Doon ako naawa at kay Uncle. Kapitbahay nyo? Mm-hmm. Ah, okay.
Best, salamat sa pagpunta rin to. Thank you, walang saan anuman. Saan mapapanood tong live na to? Hello? Lori Aquino Talita. Ayan, panoorin yung ating channel. Kasi mabait si nanay, mabait na lula sa mga apo niya. Kaya parang ito yung reward sa kanya, yung sakripisyo. No, nanay, na maraming tutulong sa iyo. At syempre magdasal tayo, Nanay Lily. So ayan po yung panganay na apo ni Lula, no? Na special child, 10 years old na po mga kabayan. So ayan po. Kailang hindi siya nakakapagsalita, pero bote na lang po mga kababayan is nakakatayo, nakakalakad. Kasi yung iba talagang nandiyan lang, nakasalampak dyan sa upuan or higaan. Siya marunong naman siyang tumayo. Ayan, kailang hindi nakakapagsalita. Hindi inano ko sa kuni, doon sa special child. Tinakasok ko doon sa special child. Inaano ng mga therapy, gano'n. Opo, opo. Tapos pinadoktor ko ng doktor ng special child. Hello po, Lolo. Kumusta po kayo sa pag-aalaga ng mga apo nyo po? Still at the... Okay lang. Oh, ilang taon po kayo, Lolo? 61 si nanay 59. Anong pangalan nyo po? Jimmy po. Tatay Jimmy, ang sipag nyo naman mag-alaga ng mga apo. Oo, wala namang iba kung hindi ako lang. Opo, ang sipag ni Lolo. Pag namatay na ako siguro, wala nang mag-alaga ito. Huwag naman. Bibigyan pa po kayo ng mahabang buhay. Oo. Para kahit paano ma-guide nyo po ang mga apo nyo. Opo. Ang bait ni Lolo, no? Okay, ayan. Nandito na yung ating munting biyaya. Siyempre. Hanggang sa ganito. Dito na po tayo. Lumaki na. Ang saya ng bata. Oh, yun. Yun lang. Hanggang ngayon. Ako ang mag-tour sa kanya na lumalakad eh. Opo, pakilagay na lang po dyan. Meron na tayong isang tray itlog. Tapos may mga groceries na po tayo dito. Okay. No, hindi natin aakit mga kababayan kasi hindi natin magkasya. Yun lang ang ginawa ko sa kanya. So nandito na lang tayo sa harapan. Sa kanya. So simple yung may mga pagkain sa mga bata. Alam mo. Ayan. Oh, may mga pagkain tayo sa mga bata. So ayan, may mga groceries na po tayo dito. No, and then may mga gatas na. Coffee, ayan. And then pang merienda sa mga bata. No, at nandito sa plastic, ayan, mga dilata, mga mantika, toyo, suka. And then nandiyan na po yung ibang mga groceries natin. Ha, Tatay Jamie. At bukod pa riyan, nandito yung isang sakong bigas. Kaya, malaking tulong po talaga ito sa kanila dahil may inalagang apo na special child at ang tinda ni nanay, no, magkano lang naman po ang kinikita doon, kaya ang sipag ni nanay, 59 years old, patuloy sa pagtitinda. Okay, syempre, Nanay Lily, ano po ang mensahe natin sa mga sponsors natin na meron tayong biyaya na natatanggap? Sa maraming salamat. Buti meron kayo mo. Wawa naman kami. Kung hindi na ako magkikintan, magano mga bata. Mga magkagasa, saka magkakain. Maraming salamat ng mga. Walang anuman po Nanay Lily, na maibsan man lang ni Nanay Lily yung iniisip niya na meron siyang makakain sa araw-araw. At lalo siyempre habang nagtitinda po kayo, nag-iisip po kayo kung anong mabit-bit niya sa pag-uwi niya para may makakain ng mga apo. No? Tatay Jimmy, anong mensahe niyo po sa mga sponsors po na sa mga biyaya na natanggap po natin? Maraming salamat po sa biyaya niyo sa amin. Eh, gustong-gusto namin na meron kayong binigyan sa amin. Yun lang po. Malang ano man, Tatay Jimmy. Sana dalangin namin hahaba pa ang buhay nyo, no, para maalagaan pa ang mga apo at walang sakit, no, Tatay Jimmy. So bukod pa riyan. Doon pa, hanggang ngayon lang kami nagkaroon ng ganito na may nagbiyaya sa amin. Mula noon, tumanda na lang po kayo, ngayon lang nasubukan na magkaroon na may magbigay sa inyo. Kaya kayo ay napaiyak. Kaya kayo naluha. Kasi hindi nyo akalain sa tagal ng panahon at nagkaroon kayo ng ganito. Ayan. Tears of joy. Napaiyak si Tatay Jimmy kasi sabi niya ngayon lang siya, first time sa buhay nila na mapuntahan natin at makapagbigay tayo ng munting biyaya. Kaya malaking tulong. Tears of joy po yan. Okay, sige. Bukod pa riyan, magbigay ako ng cash. Nanay, ito, pang bili-bili ng pagkain nyo.
Okay, sige, magpasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming maraming salamat po sa ating sponsors, Ma'am Edna Hastings, Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California. From Tita Lynn Capacio of Murrieta, California, Ma'am Kathleen J. Maraming maraming salamat po sa inyong ganito ang puso na walang sawang tumulong sa aking munting adhikain. Maghatid saya sa mga kababayan na tinalubos ng ngailangan. Maraming salamat po sa inyo. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganoon marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming maraming salamat po sa inyo. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!